For today's video guys, pangalawang puno ang ating i-rescue ulit. Tulad nito. Ayan o, bansot ulit siya guys, no? Oo, so medyo payat. So ang rescue na ating gawin sa kanya ay gawin din natin siyang two-stack. O, two-stack na grafted na puno ng durian. So, rescue ulit natin siya guys. O, dahil 2 years na po siya na ganyan. Oo, so baka meron hindi niya type yung nasa ilalim niya or ay hindi maganda ang nakapitan ng kanyang mga ugat sa ilalim. Kaya ganito siya, 2 years na ganito ang tubo niya. Kumpara nga dyan sa tanim natin, nakasabayan nito natin tinanim na durian din. Parehas din sila na seedlings. Oo, malaki na. So siya bansot. So gawin natin, gawin ulit natin siyang 2 stack na seedlings ng durian. Ayan, so as usual pa rin ang gawin natin. Meron tayong seedling ng durian. Ayan, ito siya. Oo, so malusog na seedling ng durian to guys. Native na durian siya. So, idikit ulit natin siya dito. So, as usual ang gagawin natin. Ganun pa rin. Babaon natin siya ng konti. Sukat muna natin siya guys. Kung saan siya tatama. Ayan. Ayan. Okay na piston niya dyan. Tawasan natin ng konti. So, gagawin natin. Tasa natin itong kanyang bandang puwitan. Bandang puwitan lang muna guys ang ating butasan. Pagka fully developed na at nag-successful itong ating project, saka na natin tanggalin itong totally ang plastic at tabunan natin siya ng lupa. So pansamantala ito ngayon, ito lang muna siya. Napansin natin guys, ang ating lupa ay napaka-tigang dahil walang ulan. Gagawin na lang natin sa kanya. Tapos itong ating gagawin ay diligan natin siya. Sukat ulit natin saan siya tatama. Gagawa kayo nito guys, dahil ang ating mga gamit ay matulis, munting ingat sa ating kamay para hindi po tayo masugatan. Yan. Safety first, kumbaga. Baka magtanong kayo guys, itong ating ginamit na pang tali ay itong plastic ay ginamit natin na grafting tape pansamantala ay ano lang ito, wrapper lang ito ng ice wrapper. Ayan, in-slice lang natin ng
ganyang kalaki. Para siya yung ating pangtalo dito. Yan. Ganyan na po tayo magbalat, guys. Yan. Yan po siya. So, suwak na natin siya dito. Dikit na natin. Check natin maigi, guys, kung yung pinagbalatan natin ay tatama ba doon sa kabilang puno na ating didikitan. Ganyan na po siya, guys. Okay na. Tapos patay ng tubig ating diligan dahil ang ating lupa ay natuyong-tuyo po siya. So sana mag-success itong ating trabaho. Alright, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hope to see you on my next video. Sana po may natutunan kayo dito sa ating ginawang project na gawing 2 rootstock at the same time re-rescue ang puno ng durian na bansot o payat siya kanyang tubo. Alright, guys, thank you so much for watching. Bye everyone.